Hello guys, good morning. Welcome sa ating panibagong video. Welcome sa Rabitan sa Bakuran at ngayon nandito tayo sa farm. Ngayon ay Thursday. Bali, 1 week dito natulog si Mami kaya sinasamahan ko sa gabi. So ngayon, gumising ako ng maaga, 6 a.m. ngayon para mag-fertilizer doon sa kalamansiyan kasi ikaw 1 month na simula nung nag-fertilizer tayo ng urea. So ngayon, i-alternate natin siya ng 16-20-0 para sa leaf growth at saka yung sa root growth. So kailangan din yun kasi may mga na-damage tayo doon na ugat. Kaya kung mapapansin nyo, yung iba nahihirapang humabol sa laki kasi yung root system nila medyo mahina o maliit para makahabol kahit papaano doon sa mga sa ibang magaganda. Alternate natin ng 16-20-0. So para siya sa dahon at saka sa ugat. So next month, yun ulit, urea ulit. Tapos pwedeng 16-20-0 o 14-14 yung complete. So yun lang guys, kapunta na kami doon sa tapat. Nagkape lang. Ito yung binili nating pataba kahapon. So guys, sana suportahan nyo yung bagong channel na gagawin ko. Paghihiwalayin ko yung tungkol sa rabbit at saka yung dito sa farm para mas organize. Tsaka mas alam nyo kung saan kayo pupunta na channel. Medyo exciting yung mga kasunod na vlog dito sa farm. Dahil meron kaming challenge ni Mami na challenge kami ni Daddy na mag-competition kami. Si Mami doon magpapaganda ng kalamansian. Ako naman ito dito sa prutasan. Ayan. Pakita ko sa inyo yung before. Ayan yung before. Malaki pa yan hanggang dun. Malaki pa to. Before. Tapos yung after, ibablog natin habang ginagawa natin yung progress dito. Inaantay ko lang yung piyesa nung chainsaw na inaayos ko nung minsan. Tsaka yung maibiyahe dito yung back ko para kahit mag-isa ako, kayang-kaya ko. Kasi plano ko, magpuputol din ako ng nyog para maklear yung isang lugar na puro tataniman ko lang ng puro saging, ganyan. Tapos doon ko hahayaan na maraming nyog sa kabila doon. Tapos pagpuputol-putulin ko, syempre hindi ko naman kaya mag-isa na so isa-isa ko isasakayid muna doon sa backhoe para dalhin sa lugar kung saan ko itatambak yung mga kalat o yung mga kahoy na pinutol, yung mga bunot na nakatambak dito. So yun, nag-iisip tayo ng mga paraan na mapabilis yung gawa natin kahit mag-isa lang tayo. So ang pinakanguna is yung mga equipment nga. Ayan, ito yung before. Doon sa mga huli kong vlog, sabi ko dito yung manukan, pero may naging bagong plano tayo dito. So ito gagawin kong lakatan section. Tatanggalin ko yan lahat ng saging, nyog, hanggang doon sa may parte sa may chiko. Ayan. Bale, tingin ko kaya dito ang 6 lines na lakatan. Tapos per line ay siguro mga 25 pieces na lakatan per line. So may nakita tayong supplier ng tissue culture na nasa bote pa. Tayo pa yung mag-transplant sa mga seedling pot. Mas okay yun kasi sabay-sabay yung pagbunga niya. So 7 to 9 months daw yung lakatan na yun. Sana nga legit yung na-orderan natin. So update ko kayo dun guys. Punta na kami sa tapat. Magpe-fertilizer na kami. Kasi pauwi pa ako kasi may klase ako ng 9:30. May klase tayo. Mechanics of deformed bodies. Punta na kami dun. So umaya ulit guys pag nandun na sa tapat. Guys, update sa ating kalamansian na hinerbicide natin. So ayan, tuyo-tuyo na sila. Hindi pa rin maiwasan na may maskip tayo. Ayan guys, tuyo-tuyo na. Itong mga uraro,
yan talaga ang hindi mapatay ng ano. Pero may mga kumukulot yung dahon. Kaya sabi ko kay mami, hayaan lang yung kumukulot yung dahon. Titingnan namin after 1 month. Baka matagal lang to mamatay, itong mga oraro. Pero yan, yung in-spray natin last week, yung ano, yung kamuting gapang. Ayan. Tuyo-tuyo na. Ayun, makita nyo. Tuyo na lahat, oh. Yung man nakikita nyo green, mga oraro. Tsaka mga gabi. Yan ang medyo mahirap, ano yun, kasi kailangan hukayin. Ayan, guys. Tuyo-tuyo na sila. So, maglalagay na kami ng fertilizer. Guys, tapos na kami mag-fertilizer. Natapos namin. Almost 100 na puno. Parang mga ano lang siguro. 40 minutes lang. Ayan. Ginagawa namin, si mami yung nagtutusok. Tutusukan niya ng 4 na butas pa cross. Tapos ako tagalagay ng fertilizer para mabilis. Kasi nung minsan ako yung nagbubutas, ako rin yung naglalagay ng fertilizer. So, nalagyan natin 1620. Update ulit natin pagka after mga 2 weeks. Update ulit natin yung progress ng kalamansi. So, ayun guys, yung mga herbicide ko, makita nyo. Ayan. Ayan dito. Ayan. So, anong maganda sa herbicide? Bakit herbicide ang mas maganda gamitin? Kasi guys, yung damo, pag namatay, bali, nagiging pataba siya. Pagka naging pataba siya, ang kakain sa kanya yung kalamansi. Ngayon, kung grass cutting, pagka pinutol mo yung kanyang mga sanga, mga dahon, magiging pataba din siya. Pero ang kakain lang nun, yung mga damo din na pinutol natin, kasi nandun pa yung ugat nila, buhay pa. Pag dumahon yan, yun lang din nakakain nun na pataba. So, kagandahan ng herbicide, pagka naging pataba na yung mga nabulok na damo, kalamansi ang kakain yung mga halaman na itatanim natin dito. Yun yung kagandahan nun. May nagsasabi naman, nakakaano daw ng lupa. Hindi po totoo yun. Dahil, ang dinadali lang naman ng herbicide,
ay si pagkasimula sa dahon, dadalihin na niya yung ugat. Yun lang naman po ang dinadali. Hindi po dinadali yung lupa para mamatay yung halaman. May nagsasabi naman din po na nakakakanser daw yung herbicide. Pwede po itong totoo kung wala tayong common sense na pagka-spray natin ng herbicide ay kukuhanin natin yung mga halaman at kakainin natin yung mga na-sprayan ng may herbicide. Nakalagay naman po sa bote ng herbicide kung ilan yung withdrawal time niya. So nakalagay nga din po doon parang after 2 days na mag-spray ka, saka ka pa lang pwede pumunta. So within 2 days na nag-spray ka, hindi ka pwedeng pumunta doon sa lugar na in-sprayan mo. Saka kung grass cutting nga po, yun lang, para nag-aksay lang kayo ng gasolina na tutubo at tutubo lang din yan. Which is itong herbicide, meron tayong 3 to 4 months, minsan may 7 months pa na nakalagay na control sa ating ano lupain. At yun nga, kung mag-isa ka lang, magtatabas-tabas ka, yung tinabas mo na ngayon, hanggang matapos ka dun sa dulo, dyan sa dulo, nakatubo na ulit yung parte dito. Yun po yung ano, kaya parang sayang lang din yung pagod nyo. So yun lang po guys. Huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. At sana supportahan nyo yung channel na gagawin ko. Siguro mga next vlog ay i-upload ko na yun dito para yung mga vlog natin dito sa farm, tapos yung sarabitan at livestock, manok siguro, isasama natin sa rabitan dun sa dito sa channel na to, sa rabitan sa bakuran. Tapos yung mga dito sa farm, gagawa natin ng bukod na ano para pagka naghanap yung mga gusto na sa paghahalaman, naghanap sa YouTube, naka-apon po yung video natin dun sa isang channel natin. So hanggang sa muli guys, see you next vlog. Maraming salamat sa panonood. Bye.